Saturday po, Shabbat Shalom sa inyong lahat. Magandang buhay po. Welcome na muli sa aking channel. Ayun. Ako rin yung kaibigan na dito sa bansang pinasasabog lagi. Magpirintas muna ako bago ako ma-stress ng todo-todo. Good morning po! Ayoko sana mag-vlog ngayon kasi sobrang busy ko na. Alam niyo namang papunta tayo dyan sa ating bagong Pilipinas, bagong muka. So ako po si Minerva, isa pong kababayan nyo na OFW dito sa Israel. At medyo nagugulumihan po ako, isa na rin po ako sa naguguluhan sa mga nangyayari. Kasi kanina, pagising ko, may message sa akin yung ating isang taga-suporta. Taga-suporta, solid po siya ng BBM, si Dayanara Kawamura ng Japan. Hello, Ohio. Tapos kahapon, hello, good morning. Yeah, we are live po today. So sa mga magre-replay po nito, maraming salamat po. Today is, Saturday, June 16, birthday ni Rochelle Bernal. So happy, happy birthday kay Rochelle Bernal. Maraming salamat sa support mo, and may God bless you, good health, and sana'y marinig sa langit ang iyong birthday wish. So, Team Happy, magandang buhay sa inyo lahat. Ayun, naghihintay ako ng reliever, kaso wala pa rin, alas 12 na, nag-worry na ako. Pero nagparating na po siya ng mensahe na darating daw siya sa bandang hapon. So, hello po. Marites natin for today. Medyo nagugulumihan na ako masyado. Hello. Shout out muna tayo bago tayo magpatuloy. Sino po yung umattend na nag-first nung nakaraan natin premiere? Bibigyan po ng GCash. Sino ba yun? Pabigay na lang ako, beha. So, hello kay Rebecca Carollo, kay Tabaching, kay Medea, kay Rebecca, kay Madonna Matela, mega shout out po, mega love shout out. Paika and Rebecca. Ayun, kasi nag-message po sa akin yung ating isang balae tawagan namin. Nasa Japan siya. Sabi niya, anong nangyayari? Bakit yung mga BBM vloggers nagbabangayan na sila na? Anong meron? Tapos kahapon nag-live po tayo about naman po dun sa sabotahe. Kasi may nagme-message po sa akin ng mga umuwi. Sabi nila, ingatan ko raw po yung aking bagahe sa airport, or ingatan ko yung aking mga dadalhin na nilalagay sa maleta hanggat maaari. Eh, huwag nang maglagay ng mga importanteng bagay sa maleta. Kasi daw po, nagkakawalaan daw po. So sabi ko, isa itong sabotahe nang sa ganun, sabihin nila na yung ating gobyerno ay palpak. Kumbaga yung administrasyon, kakasimula pa lang, puro palpak na. So, isa yung sabotahe. So, sana naman po ay huwag pong ganun. Maawa po kayo dun sa mga OFW na naghihirap ng napakatagal para pag-ipunan nila yung bibilhin pasalubong sa kanilang pamilya. Pero dahil lamang gusto ninyong mapasama yung BBM administration, ay nanakawin nyo, hindi mananakawin, sisirain o kung ano, basta lang masabi na may mali sa administrasyon. Sawayin nawa kayo ng Panginoon sa panahon na to. Nakaka-highblood po yan, hindi po yan nakakatuwa. Dahil napakahirap, at alam nyo naman ang OFW na sobrang lungkot na nga, ano pa, sobrang hirap, sobrang lahat na ng paghihirap dinadaan ng OFW. Tapos yung mga kanilang mumunting na ingatan ay inyong dudurubuhin dyan sa airport. Naku naman, Diyos ko Lord, maawa kayo. Tapos, etong nangyari, sabi ni kahapon din, may habang nagla-live tayo, sabi niya, anong nangyayari sa mga vlogger ng BBM, ng Unity Team? Sila na nagbabakbakan. Sabi ko, bakit? Anong meron? Oo nga, be. Kaya nga, easily, nakakainis yung mga ganyang tao. Diyos ko, talagang manalangin tayo, mga palangga. Idaan natin ang lahat nito sa panalangin. Kasi kay Jablo man talaga, mga Jablo na talaga yung talaban natin. Kay Moon nyo ba? So, sabi ni Balae, nag-aaway daw ang mga BBM vlogger. Hindi muna ako nagnunood-nood ngayon kasi nga po, sobrang busy po ako sa araw-araw. So, hanggat maaari, ayoko sanang mag-issue or mag-topic about sa politics kasi masyadong magulo, di ba? Yung kay Katunying, tsaka kay Prof. Clarita. Pero nanonood ako pahapyaw. Pero ayoko munang tutukan kasi ayoko dumagdag sa stress. Kaya lang sabihin nila, hala, si Tipi, tsaka si Maharlika na, nag-aaway, no? Kaya pagising ko kanina, pinanood ko si Tipi, nakalagay doon, ang tawag doon,
let me educate you, be baby vloggers. Parang ganun, baby vloggers, let me educate you. Na-curious ako, nakinig ako. So, sino tong inaano na to? May sinend sa akin na link, si Dayanara, Kawamura ng Japan, panoorin ko raw. So, hindi ko kilala yung vlogger na yon, mga siguro 30,000 subscriber ba siya. Tapos, ang tinitira niya, si Titi. Nag-scroll ako, hinanap ko si Maharlika. Ay! Si Maharlika, tinitira si Titi. Sabi ko, what's happening? Oh my God, anong nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo? Anong meron? Ay, Diyos ko Lord. Bago tayo magpatuloy, tingnan ko muna kung sinong bisita natin sa araw na to. Hello po kay Sandra Valdez. Ayun, magandang magandang buhay. Ang gulo, Beno. Naririndi ako. Bakit ganun? Excited na pa naman ako umuwi. Para ma-experience ko ang ano, ang bagong Pilipinas, bagong mukha. Mga wala talagang magawa, sabi ni Hazley, ingat sa pag-uwi, sabi niya ni Rebecca, o bukas po ang PCR test ko. Ipagdasal niyo naman mag-negative ako, be. Madalas na yan atin nangyayari sa Pinas, sa mga umuwi. Tapos sabi ni Paika, grabe naman yung mga tao na yan. Hello po kay Bernano lang. Mega love shoutout kay Bernano lang. Natawa si Antot. Ang saman mga ugali, sabi ni Admin Ruby. Sabi ni Hazley, kakaupo pa lang. Gusto ngang maayos. Mga wala kayong utak. Sabi naman ni Antot, may masabi lang. Kahit manira na eh. O yung sa TikTok, di ba? Kumakalat yung sa TikTok. Sabi niya, bagong Pilipinas, gobyernong bulok. Gusto kong mag-comment doon eh. Sabihin ko sana, excuse me, bakit mo ginagamit yung uniting na yan na bagong Pilipinas, bagong mukha? Instead na bagong mukha, lalagyan mo ng gobyernong bulok? Anong bulok na nakita mo? Keso daw, ang dami daw na mga OFW na ayun sa online, Oasis ba yan, PCR test, etc., etc. Pahirap daw. Ganun na ba kahirap na nagsasign in ka lang doon, nagpi-fill up ka lang, nakaupo ka lang naman, oh. Tatanungin lang naman doon, saan ka nagtrabaho, gano'n. Maano siya, ma-stress, pero, hello, OFW, mas hihirap pa ba yan sa pagkukudkud mo ng toilet at magpaglilinis ng buong bahay? Grabe naman makasabi, pahirap, gano'n ba kahirap mag-ano? Eh, maghapon nga tayong nag-online, eh. Maghapon nga tayong nagte-telepono. Maghapon ka nga dyan sa telepono mo, eh. Hindi ka nahirapan. Makipag-chat-chat mo kanina. Tapos ngayon, nagpipill up ka lang nung pangalan mo, birthday mo, anong trabaho mo, et cetera. Bakit ka uuwi? Ganun. Tapos, hirap na hirap ka? Well, nahihirapan din ako. Pero, hindi ko sabihin na gobyerno'y bulok dahil sa mga application na yun. Anong kalokohan yan? Grabe kayo, ha? Nakakainis kayo. Puro kanilang tayo. Reklamo. So, balik tayo kay Maharlika at kay Titi. Ito pala si Maharlika saka si Titi ay noon pa, merong misunderstanding. Ba yung tinawag sila noon? Parang paparehas kasi yan sila magkakasama sa ano eh, sa DBS. So, maraming nagagalit kay Maharlika kasi tinitira si Titi. Pagalingan, sabi ni Kawamura. Asa na si, ayan si Kawamura. Si ano ko, ako eh, busy ako din eh. Kaya lang hindi ako makatiis balain. Hindi ito ano, hindi ako magmarite. Sabi ni Kawamura nating balain. Pagalingan, patalinuhan, mas matutuwa at panalo yan si Banat Bay. Malamang, sa panahon na to, nagbubunyi si Banat Bay. Tsaka si ano, si Rambo, sino yun? Si Talambong. Sino yun? Yung sa ano, sa Rappler. Tuwang-tuwa ngayon sila. Sasabihin nila, asa ng Unitim? Kayo-kayo, nagtitirahan. Paagalingan. Naku, bakit ganun? Bakit kailangan mangyari to? Diyos ko Lord. Huwag ganun. Dapat talaga tayo, seryoso lang, kung saan nakatutok yung pagbabago. Huwag yung personal na ano, na interes. Minsan ano eh, parang ano to, gusto kong sumikat eh, tirahin ko to, parang gano'n. Ah, eto, tingnan nga natin, ano bang bago ng mahal na Pangulo? Anyway, good news po, no, kasi okay na po ang ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos, naka-recover na po siya. So, thanks God, magpasalamat tayo sa Diyos dahil mabilis ang kanyang recovery. Thank you so much. So, sabi ni Tipi, mga baby vloggers, kung baby vloggers si Maharlika at ang UBIP is
parang katira din ata yung VIP, nagtitirahan din sila. Kasi nung nakaraan, si Coach Jarrett, medyo nahapyawan ko. Parang may ano rin siya, may comment din siya kay PP. Kasi po ako, as in, bago lang din dito sa larangan ng pag-topic about sa politics. So, kung si Maharlika at ang UBIP ay baby bloggers, so ako ay fetus. Ako ay fetus. Fetus. Ah, sige. Excel na lang ako. Excel. Hello po. So, anong ganap? Anong ganap, mga palangga? Ano pang bago sa ating mahal na presidente? Ayun, pasalamat tayo sa Diyos dahil okay na siya. Wala pa siyang bagong inanong, bagong pinos. So, kung gusto po natin na makakita or mag-update tayo para sa mga kaganapan, siguro dumirekta na lang po tayo sa page ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hello kay Tribong Maligalig Official. So, 2 days ago, may pinos po ang ating mahal na Bongbong Marcos sa ating pagpupulong kasama si NEDA Director General Arsenio Balisacan. Tinatalakay kung paano mapapabilis ang pag-imprenta at distribusyon ng national ID cards. Oh, ang galing, no? Upang magamit na ng ating mga kababayan simula sa unang bahagi ng taong 2023. So, huwag magmadali sa lahat ng bagay. Slowly, slowly lang po ang galawan. Slowly but surely, yung po ang gusto ng ating Pangulo, kung tayo ay nagtiwala, no, ibuto ba? Kung tayo ay nagtiwala sa kakayanan ng ating mahal na Pangulo dahil kaya nga natin siya ibinoto, dahil naniniwala tayo, di ba? So, ang kaguluhan ng mga vloggers ngayon, ay hindi ko na rin po maintindihan. Kasi ako talaga, pinapanood ko, sa totoo lang, si Tipi, pinapanood ko yan kasi natatalinuhan ako sa kanya. Tapos, si Coach Jarrett. Pagdating kay Coach Jarrett, gustong-gusto ko si Coach Jarrett. Kasi, ano siya, yung pag nagpapaliwanag siya, talagang ano, buong-buo, may isasama pa siyang ano, mga detalyado, kung ano saan, MB Makulit TV, Palanggan, ano, Mare! Tapos, si Maharlika, gusto ko, kasi pang nang budjak siya, wala siyang pinipili, di ba, bojakin niya talaga, kung sino man yung dapat bojakin. Ay, Diyos ko, Lord. Kay Ben Barubal, ayun, hello pala kay Ben Barubal, nag-comment siya nung nakaraan nating live. Nag-say hello, hello siya doon, so thank you so much. Nakaka-stress, no, pag ganito na, parang, anong nangyayari sa, ano, sa BBM vloggers? Buti pa si MB Makulit na lang. MB Makulit TV ng Hong Kong. Mamabasa muna tayo ng message ni MB Makulit TV. Bisitan na ngayon si Attorney Gadon at si Coach Jarrett, sabi ni Sandra Valdez. Sino po si Coach Jarrett? Dapat sa mga vloggers magsimula ang unity, meaning walang siraan. Hindi sila pa ang nangunguna sa paninira, sabi ni ano ni Kawamura Dayanara. Oh, buti pa kung may binuong UBIP, siguro dapat magbuo na rin tayo ni MB Makulit TV. Anong bubuoy natin? From Japan, huwag daw magsiraan ng mga vloggers. Shoutout po sa lahat, lalo na sa iyo, host. Mukhang di-stress. Grabe ang stress ko, bae. Pauwi na lang ako kahapon na wala pa yung isang telepono ko. Ang natira itong isang oras lang lobat na agad. Bumili kasi ako ng isang telepono, backup ko. Ayun. Kaya sobrang tulala na ako sa araw-araw. So, dami ng inaasikaso nga. Kaya, ayaw ko nga mag-live kasi padating na yung caregiver ng, dapat umaga na dito na siya para magpapaligo siya sa lola ko. Anong oras na? Alas 12, wala pa. Hindi siya sumasagot. Yung lilipad ka na lang, tapos wala ka pang reliever. Di ba, pag hindi ka na-stress ng todo-todo, di ba? Di bongga. Sobra! Anyway, hello po kay Christian Jay. Happy Saturday po. And kay Josephine Pascua, hello. Kay Ellen Lastimoso, hello. Manilyn Austerio, hello, hello, hello sa inyong lahat. Mga palangga kong minamahal. Mayabang din naman si Maharlika, sabi ni Kawamura Dayanara. Yun nga, unity, pagkakaisa, siraan ang nangyayari. Ay, naku, nakakaloka. Si Rambo Talabong. Yun. Siguro ngayon, si Rambo Talabong, no? Ang ngisi niya, hanggang ano, hanggang panga. Ang ngiti. Labas ang panga. Si Rambo Talabong, si Banat Bayar. Mga nagbubunyi yan sa nangyayari ngayon dahil nga itong mga BBM vloggers ay nagkakagulo. So, ay nakang mga palangga, ano ba, paano na tayo, Marites Vloggers of the Philippines na lang tayo, sabi ni MB Makulit TV.
Hello po kay Mr. Masungit Vlog. Uy, dalawa kayo. MB Makulit saka si Mr. Masungit Vlog. Thank you po for coming sa aking live stream, Mr. Masungit Vlog. Salamat po sa pagpunta. So bilang tayo nag-uumpisa pa lamang sa ganitong usapin, bilang usapang politika. Medyo talagang nung una pa lang, sabi ko, grabe ha, magulo siya. Kasi nung nakaraan, di ba, nung ano yun, nagsimula yan doon sa expose ni Katuning, tapos kinalikot ni Titi. So, nagpasalamat din naman ng lahat kay Titi, kasi sabi, buti, nakita yung mga ganun-ganun, ganito-ganyan. Tapos, bandang huli, ayaw ni Mike Abe sa ginawa, ayaw ng ibang ano sa ginawa, medyo may mali. So, sila-sila na, nagkakasilipan, hanggang bandang huli, may inilalabas na si, ano, si Maharlika. Salamat po sa support sa BBM 2022, sabi ni Mr. Masungit Vlog. Ayun. Bala, nag-comment ako sa live ni Maharlika. Sagot ba naman, Kawamura, walang kwenta yung tanong mo. Ano man tinanong mo kasi? Hello po, Mr. Masungit Vlog. Pinanood ko lang ay ikaw. Bangasero, Tarugo, Tipi at Ben Barubal. Sabi ni... Pascuala Limatok. Hello po. Masaya sana, no? Yung parang good vibes lang tayo. Huwag na lang yung ano, parang dapat yung, paano ko ba diretsong sasabihin na huwag maghihilaan pababa. Huwag, kumbaga, kung may mali yung isa, huwag namang masyado yung parang personalan yung hat, yung ano, yung banatan. Parang ilabas yung personal, pero parang ang gulo mo, ang gulo sa kanyo sa ulo, babe, palang gaganong, ganito ba talaga rito sa ano? Asa na ang pagkakaisa? Asa na ang unity? Parang ako masigaw pa, asa na ang unity? So, kay ano, kay gusto ko na lang kay rin kay Katuning, kasi, ano, medyo slight siya, tapos diretso, diretso yung, ano niya, na-touch lang din kasi ako dati kay Tipi nang sabihin niya na parang last chance na ito ni BBM, ni PBBM para maiayos yung pangalang Marcos. So sana ay huwag gano, huwag sirain to ng mga nakapaligid sa kanya. So parang pakiramdam ko ay sobra pa lang, sobrang feel ni Tipi na ano, na maayos o maibalik sa dati or maging malinis yung pangalang Marcos, parang ganun. Tapos nakakagulo kasi may mga salitang binibitawan si Maharlika na may mga ebidensya daw siya kay Shot since 2016 ba yun? 17? Sinasabi niya na nagsalita daw si Tipi na ililibing ng buhay si Bongbong Marcos. Siguro that time, baka ano, baka anti-Marcos pa noon si Tipi. Tapos, syempre, ganung magsalita, baka minsan pabiro o kung ano. Hindi natin alam, no? Pero sabi daw kasi ni Maharlika, binura na raw ni Tipi yung mga video na ano. Pero may hawak pa rin daw siyang, ano, ebidensya. Pero, bakit ganun? Bakit? Hello po, kinagagalit ng mga UBIP. Parang sinisiraan daw sila ni Tipi. Napanood ko kay ano yun eh, kay Coach Jared. Gusto ko pong pinapanood si Coach Jared, promise. Kasi, ano, detalyado. Tsaka, talagang grabe yung pagtatanggol niya sa Marcos. Gusto ko si Coach Jared sa the way na ipinagtatanggol niya yung Marcos. Ang gusto ko kay TP, matalino si TP. Na ano, nagpa-goodbye, may kasamang good vibes din. Pero syempre, may kunting angas nga lang din si TP. Parang, medyo... madaling magalit, ibablock ka pag yung tanong ka ng ano rin. Pero lahat, sana ano no, sana yun na lang ano. Baka naman may ibang topic yung word na ililibing ng buhay. Ano ba pinaghuhugutan ng sinabi ni Tipi? Oo nga, ang hirap kasi ng ganun yung basta salita lang, di ba? Tapos kaya siya sinabi raw ni Tipi na mamamatay na ako. Ano, parang yung manghihingi ng tulong o ano, kaya sinasabihan siya ni Maharlika na pera-pera lang, parang may ganun. Malaking ano to, gera yung nangyayari, no? Parang, kasi pareha silang, ano eh, dikit sila kay PBBM eh. Si Maharlika, may connection din kay mahal na pangulong BBM, si Tipi, may connection din siya. So, bakit kailangan maglabasa ng mga ganitong pangyayari? So, yung UBIP, para ipagtanggol din yung ano, yung ang ating administrasyon. Kumbaga,
kasi nga kinakalaban tayo ng mainstream media. Walang ibang magbabalita na totoo kundi itong mga vloggers. Kaya binubuo yung UBIP at alam ko tinitrain yun ni Coach Jarrett para naman at least hindi mapagsasabihan ng mga katulad ng mga diyan sa kabilang mga bias na media na hindi maayos yung pagbabalita. Alam ko may training silang ginagawa doon. Sana maayos ang lahat. Sana hindi ganyan. Sana maayos, no? Pero mas malapit si TP sa Marcos, sabi ni Kawamura Dayanara. Sabi ni Mr. Masungit Vlog, ano naman yung issue? Huwag na lang sanang palakihin ito at wala nang siraan. Personal na full support ako sa PBBM admin, tahimik lang. Ibang content ko sa channel ko, sabi ni Mr. Masungit Vlog. Ay, hello po. Oh, may mga ano kasi, may mga namimili na gusto nilang makisaw-saw sa politics, ano yung issue. Kasi ano siya eh, kung vlogger ka na gusto mo ng ano, yung parang mabilis na views, mabilis na paglaki ng channel. Kasi ang tao, parang ano sila, interesadong masyado about sa nangyayari, di ba? Meron namang hindi interesado, na okay lang, ganyan naman talagang politics. So, come what may. Pero may tao talagang nakasupport, updated sa mga balita. So, dun sa mga vloggers na ayaw din masali sa parang may mababash ka, di ba? Kasi pag pinasok mo yung politics, parang talagang may magagalit sa'yo at magagalit. Hindi pwede, ano? Kailangan matapang ka rin makipagbangasan sa ano, sa pati sa basher. Or dapat hindi ka sensitive. Kasi talaga makakatanggap ka ng mga salitang minsan hindi mo malulunok. Grabe mo. Umuwi ka na, house, para pag-ayusin mo. Ay, magharap-harap tayo dito sa harapan ko. Isang ano lang yan. Isang boteng gin lang ang katapat niyan. Na, mag-inuman na lang tayo, ha? Kayo, away-away kayo. Kaya nga tayo nagkakaisa eh. Para maging maganda at mating matutukan ang pagbabago ng ating bansa. Pero paano mangyayari yan kung panay naman yung nagkakalaki? So, sabi, sino na ang papaniwalaan natin? Sabi ni Mr. Masungit Vlog, kilala ko personal yung mga taga UBIP. Kaso di ko naman sila pinapakialaman kasi may rules naman sila na sinusunod sa grupo nila. Oo, parang yun po yung alam ko kasi nag-message din ako kay Mike Cervera. Tapos tinatanong din ni Kawamura. Tapos kilala si ano din sa Takero Miyamoto, ayan, mga member po yan sa UBIP. Alam ko nga ititrain yan eh. Alam ko parang may mga ano sila, may mga aayusin, the way na magsasalita ka, or parang hindi mo pwedeng pag nag-vlog ka, ganito. Maganda yun ha, para hindi na lang yung basta-basta na lang ro-ro-ro, diba? Pero ayun, tapos natutuwa na ngayon mga pinklawan, sabi ni MB Makulit TV. Oo nga, naka, nagbubunyi ang mga inayupak. Tuwang-tuwa yung mga sabi nila, ah! Siguro mga bumubula yung muso. TP versus Maharlika. Ay, TP ako! Sabi ni Kawamura din. Sana to, pilihan! Maharlika versus TP. Dati, pag nanonood ako ay Maharlika, kasi minsan may sobra din magsalita kasi yan, di ba? Oo, pero okay lang, may nagugustuhan akong mga pag yung nabobodak siya. Pero pag yung masyadong personal yung under, below the belt, parang below the belt yung ano niya, banat niya sa tao, parang, oh. Ay, ganun pala, no? Pag naging vlogger ka, parang, tsaka, dapat kontrolado ka rin. Manner ang gusto ni Coach Jarrett. Yun, gusto ko, oh, yun ang gusto ko kay Coach Jarrett. Maano siya? Magaling si Coach Jarrett. So, ano to? Ano rin ba si Coach Jarrett? Baby vloggers. Sabi mo ni TV, let me educate you. Wala ka tayo mga palangga. So anyway, siguro, ang tiwala pa rin natin sa ating presidente na lamang. Huwag na dyan sa mga vlogger. Nakakalaka, no? Pero syempre, andyan yung vlogger para po harangan o para i-depensa sa mga bias media naman nating mga kalaban. Ang bago dapat ngayong ano eh, si Guanson saka si Rupa Gutierrez, yun sana ang aking ano eh, yun sana ang aking Marites, si Guanson saka si Rupa Gutierrez, nako ang nanay ni Rupa Gutierrez, saka una-unahang pagkakataon, ang sabi ng nanay ni Rupa Gutierrez, sabi kasi ni Rupa, Mom,
ano rin masasabi mo that girl, to that girl, tinawag ni Rupa Gutierrez na that girl, si, ano, si Rowena Guanson, sabi ni, ano, ni Annabel Raman. Ah, no comment. Ah, first time nag-no comment si Annabel Raman. Nakakaloka, di ba? Inihintay ko yung sagutin eh. Oo. Na, TP versus Maharlika. Kay Minerva ako. Kay Marites. Buti mo Marites na lang tayo. Oo. Ano ba? Meron ba si ano? Meron ba si Ate Christy Permi na bagong balita ngayon? Parang hindi pa ako nakapanood ah. Kasi ilang araw, basta masulit pag natutuwa ako kasi noong nag-YT ako, nakita ko daming Marcos supporters na vloggers. Kaya maraming salamat. Kaibigan ko po si Coach Jarrett. Oh! Sabihin mo kay Coach Jarrett, super idol ko siya. Mm-hmm. Tapos hindi niya pinapansin yung message ko. Hindi kita mabigyan ng ano. Bigyan nga natin ang si Mr. Masungit Vlog. Asan ba to? Ayun. Ayan. Add po kita ng moderator, ha? Oo, no comment. Sagot ni AR. Di ba? Asan na? Ah, no, di ba no comment siya kay Annabel Raman, si Annabel Raman. Oh, first time nangyari yun. Nakakaloka si Annabel Raman nagno-no comment. Pero, ang sabi, parang magdidemanda na. Oh, thank you so much. Pauwi po ako dyan. Kapi-kapi tayo ha, Mr. Masungit Dog. Ay, eto ang bago nila. 3 days ago, 1 day ago, si Ate Christy Permain, hindi na ako nakapag-marites ng ilang araw. Philip at James, nasaktan na, sabi ni Ate Christy Permain. Hala, si Aubrey Miles, may autism spectrum ang bunso niya. At ako, ang daming chismis ni Ate Christy Permain. Pokwang, napuno na. Ang daming ganap. Parang ilang araw ka lang na hindi nakapag-marites. Kaliwat ka na rin mga marites, mga palangga. So, let's hope for the best para sa ating bansa at sa ating pagbabalik ng muli ata ng face-to-face no, na ating Pangulong Bongbong Marcos. So, doon sa mga dilawan na nagsasabi na, hey, nagdahilan lang para hindi makapagtrabaho. Mukha nyo. Pwet nyo, mukha nyo. Sabi ni Mr. Masungit, hindi na ako magpapakilala. Magpapasalamat na lang ako sa support nyo kay PVVM. Sabi mo ni Mr. Masungit Vlog, uy, dalawin natin sa ano si Mr. Masungit Vlog na channel na. Ayun, thank you so much po sa for dropping by sa ating munting tahanan na mayroong pusong kulay pink. Magandang araw po, sabi ni Charis de Vera. Ayan, hello kay Charis de Vera. Kumusta po kayo? Sana ay kahit nagkakagulo ang mga vloggers, ay kampante tayo dahil yung tiwala po natin ay nasa ating presidente. Wala po sa vloggers. Kumbaga yung mga vloggers, kanya-kanya rin lang din yan ang opinion. Kumbaga, minsan may nagpapataasan ng ihi na tinatawag, parang minsan nagpapagalingan. Wow, kulay pink! Ako, parang si ano, parang si BP Sara, di ba? Nakakulay pink, tapos may ribbon na pink. Ang lakas mga asam ni BP Sara, no? Napanood ko dun sa ano, sa kanyang TikTok, yung sinasabi ni ano, kaibigan ko man ang Rappler. Mm-mm. Sabi ni ano, sabi nung kaibigan niya, si attorney yun, no? Yung katabi niya, sabi niya, uy, kaibigan mo yun, ano tawag niya? Parang hindi maganda sinabing words. Yung parang tarantado. Hindi mo tarantado. Basta sabi niya, eh, parehas lang naman kami. Parang backstabber ba yun? Parang backfighter. Parang ganun yung ano, rappler. Sabi niya, parehas lang kami. Kasi akala niya, kay magkaibigan kami, pero hindi. Ang kulit ni BP Sara, no? Tinitira si BP Sara sa ano, sa Twitter. Sabi ng mga kakamping, ang pangit ng BP, mukhang lalaki. Ganun, et cetera, hindi na nakakatawa ang video daw ni BP Sara. Ay, mukhang lalaki. Pag kayo nasuntok ni BP Sara, sabihin nyo talagang, wow, suntok ng lalaki ito. Gusto ko talaga. Sana lang masuntok kayo ng isang suntok para sabihin nyo, mukhang hindi lang pala mukhang lalaki, pati suntok niya, simlakas ng suntok ng lalaki. Para mababangasan yung pagmumukha yung mga kakamping kayo, mga busit kayo sa buhay. Mga ayaw yung manahimik. Diyos me, maray. Alam nyo, nakakatawa si BP Sara kasi hindi siya, ano,
hindi siya pikon. Lalabanan niya talaga. Tingnan mo naman kung mangasar, di ba? Grabe talaga yung suot niya. Pink na pink. Pati ultimong yung ribbon ng nanay nila na ano, ginaya na rin niya. Ay, naku, bahala kayo sa buhay niyo. Makakamping kayo. Kayo. Meron pang nagalit, sabi dun sa Twitter. Minsan sumisilip-silip ako sa Twitter. Sobrang toxic sa Twitter kasi. Sabi nila, wala kayong karapatan. 31 million. Napalayasin kami ng Pilipinas. Ang tanga, di ba? Sino bang nagsabi na kami ay aalis lalayas ng Pilipinas pag nanalo si BBM? Eh di ba kayo? Kayo di ba nagsabi na aalis kayo sa Pilipinas? O hindi, nagpapaalala lang kami ngayon. O ano, nanalo na, ba't nandyan na kayo? Ha? Reminder lang nung sinabi nyo before, nalalayas kayo pag nanalo si President BBM. Kayo ano, wala pa masahi? Maglangoy-langoy kayo sa dagat kung saan yung gusto makarating. Hi, Rochelle Bernal! Happy birthday! Uy, greet naman natin si Rochelle Bernal. Today is her birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Rochelle! Lumayas ni sila para wala nang manggugulo, sabi ni Mr. Masungit Vlog. Diba? Mamili kayo! Lalayas kayo o isasako namin kayo! Ipagsasako yung mga yan. Ilagay sa sako, tapos isabit, tapos hambalusin. Parang parang, di ba? Ang kakapal ng mukha nyo. Makasabi-sabi kayo na, tapos ngayon sige kayo hanap ng 20 kilos na bigas. Parang tanga lang talaga. Agad-agad mag 20 kilos na bigas. Magtanim ka ng pechay para ikaw yung magbenta ng... Agad-agad, Diyos Maria. Nasaan ka po ngayon? Nandito sa Israel po ako, Mr. Masungit Vlog, and magbabakasyon ako dyan. Kasi gusto ko nga ma-experience yung first 100 days ng ating mahal na presidente. O, di ba? Tapos graduation din po ng ating Kuya Josh, yung isa kong anak. Kaya a-attend din ako, nakahabol ako. So, thanks God. Di ba? Ang saya-saya kaya. Isako na yung mga yan, tapos itapon sa dagat, sabi ni Sandra Valdez. Ipakain sa pating para mapanabangan yung mga kailan ba ang lipad mo? Eh, yung ano, hinihintay ko pa yung delivery kong walis. Walis tambo. Yun ang sasakyan ko. Walis tambo ng mangkukulang. Malapit na ako lumipad. Magulat ka na lang, nandun ako sa ano, sa pinto ng bahay ni Lenlen. Kinakapa ko si Lenlen. Saan ma-meet si ano? Si Lenlen. Promise. Kaya maitatanong man lang ako kay Lenlen. Sabihin ko, ano, attorney. Kaya may kaso man ako, attorney. Pero gusto ko mang ma-experience yung ano, yung level ng ano mo, intelligent mo. Kaya may panalo mo kaya kaso ko, attorney. Kaya balita man kasi, nung naging attorney ka, kaya wala ka pa raw dahil naipanalong kaso. Kaya, ano sana, kaya kuhanin kong attorney ikaw. Ganun po sana si attorney. Attorney Lenlen. So, sabi ko sa ano, no, kung tinitira si attorney, sabi niya, paano kung may kaso ka, tapos, si Lenlen na lang ang natitirang attorney. Sabi niya, edi magpakamatay ka na lang kasi ibig sabihin, kulong ka na kaagad. Ibig sabihin, hindi maipapanalo ni Lenlen yung kaso mo. So, yun lang po ang aking chismis dahil ako'y busy pa. Nagluluto ako. Hello, Charisse. Di ba, ano? Gaganan, sabi niya. Kung may kaso ka, tapos wala ng attorney, si Lenlen na lang ang natitira, huwag na mag-attorney. Mag-suicide ka na kay diretso man niya, makulong ka rin. Kasi hindi niya maipanalo yung kaso mo. So, relax lang po tayo, mga vloggers ng BBM. Sana po ay maayos na yan. Salamat po, madam, sa pa-birthday. Sabi ni Rochelle Bernal, pagising. Kahapon pala, sabi ko, pahingi nga ng Gcash mo. Tapos, pag na po, ang bae, tumatanggi siya. Ayaw niya magbigay ng happy birthday si Rochelle. Sabi ko, huwag ka nang mahiya. Masama tumatanggi sa Gracia. Tapos sabi niya, Mama, ang laki po nito. Sabi ko, hindi bumili ka ng house and lot. Sabi niya, ang laki na nung pa-birthday ko sa kanya. Hindi bumili ka ng house and lot, be. Kay malaki man yan. Bili ka ng house and lot, tsaka may kutsi. Kay bumili ka na rin ng truck.
So, bye-bye everyone! So, versus Maharlika, Maharlika versus TP. Paano ang laban? Kanino kayo? Ngayon ko lang po nakita ang channel niya. Bisitahin ko po ito yung lagi at sasabihin ko po kay Coach Jared, oh, thank you so much, Mr. Masungit Vlog. Oo, kasi gusto ko sana sabi ko, kasi maliit po naman yung channel ko, kakasimula ko lang kasi sa content ng about politics. Ano kasi ang aking content ay about caregiving, tapos about dun sa mga ipon-ipon tips, kaya ano, kay, ano to, kay, sino to, kay Chinkitan, eh. Shoutout nga tayong Chinkitan. Tapos, nagka-interest ako nanonood sa politics simula nung nagpa-register ako dito, yung botohan. Kasi sabi ko, grabe, ang dami talagang OFW na nagpaparehistro. So sabi ko, hala, ibig sabihin pala ka ako, noong panahon ng pagtakbo ng Pangulong Duterte, hindi ito nagsipagbotohan, mga Pilipino na to. Pero ngayon, dahil tatakbo ang mahal na Ferdinand Bongbong Marcos, nagka-interest ang mga tao na magparehistro. So that time, nag-start ako mag-vlog na about politics. So araw-araw halos, every time na lalabas ako, Mr. Masungit Vlog, pupunta ako doon sa city ng Tel Aviv. Nagkakalisurvey ako, yun, naka-encounter pa ako doon ng dilawan, nasinigawan ako doon sa ano, kesyo tanga-tanga, mga ganon. Maraming may encounter. Eh, wala akong pakikay, nagsurvey man ako. Tapos, nilampaso din kasi dito sa Israel si Lenlen. Tapos yun, hanggang natuwa na ako, everyday na ako nagla-live, na sabi ko, napaka ano pala niya, nakakatuwa. Pero syempre, ngayon mapapalaban ko sa mga basher. Pero ba't nakakatuwa din makipag-away? Kaya nakikipag-away din man ako. Kaya sabi man ako ng bubo, ay hindi, ikaw na yung matalino, di ba? Nakakatuwa. Pero kailangan hindi ka sensitive. Kasi nung una, parang nasasaktan ako. Pero nung huli, naging manhid na rin ako. Ganun lang pala sa labanan na ganito. So, thank you so much for regards kay, ano, kay Coach Jared. Super idol ko yun. Ano daw sabi? Sandali. May basa ako dito. May basa ako dito. Basahin ko muna yung message ang ating bisitang si Mr. Masungit Vlog. Thank you so much po. Bisitahin ko bahay mo. Tinginan ko yung ano mo, mga laganap mo sa Facebook. Ayun. Nabibigyan ko kayo ng tips dyan about financial advice. Message niyo po ako. Controversial po ako kasi ako ang nagpakulong sa nagpapakilalang fake Marcos na sumikat sa social media. Ay! Alam, galing! Ah, hope to see you po, Mr. Masungit Vlog. Ah, meeting tayo pag ano, pagpunta ko dyan sa Pinas, ha? So, thank you po. That's it for today. Lakay Ricky Vlog. May love shoutout po kay BBM. Hello po kay Lakay Ricky Vlog. At kay sabi ni Sandra Valdez, ang daya mo, madam. Tagal mo hindi nag-vlog, tapos ngayon daling matapos. Sobrang busy Toyo Baker. Ang dami ko pang asikasuhin. Alam mo ba, yung maleta ko, naloka ako. Kasi sabi nga nila, huwag ka maglagay sa maleta kay, na, ng mga importante doon. Kasi, ano, kukuhanin kasi bukas. Ganun. Eh di, hinalungkat ko na naman yung aking mga maleta. Tiningnan ko doon kung ano yung importante tsaka hindi importante. Pagtingin ko naman parang lahat sila importante. Sabi ko, alin ba dito hindi importante? So, chik-chik-chik ko, sabi ko, ito, ganito. Para to do sa kapitbahay. Oh, hindi ito masyadong importante. Charot, joke lang mga kapitbahay. I love you. So, bye-bye na po, mga ka-unity, mga BBM vloggers. Oo, parang masaya dito. Walang intriga. Marites lang kami dito na may kasamang good vibes, Mr. Masungit Vlog. Tapos, masaya tayo sa mga nangyayaring maganda sa ating bansang Pilipinas. Dito ang pag-asa dito ng pagbabago ay punong-puno. Umaapaw sa kulay pink na puso. So, bye-bye po. Nice to meet you po, Mr. Masungit Vlog. Hope to see you again. Bye! And Team Happy! Thank you so much. Ayan. So, alam nyo na ha, kung saan tayo magkikita-kita. Sa Dolomite Beach. Kita rin na tayo sa Dolomite Beach, ha? So, bye-bye. Keep safe, everyone. Si Lola kanina, iyak ng iyak. Umiiyak siya. Kausap ko yung anak. Sabi niya, gusto ko lang mamatay. Gusto ko lang mamatay. Sabi ko, huwag muna. Pabalikin mo pa ako. Tapos, darating yung anak, sabi nung anak, huwag mong ibibigay ang ATM ng nanay ko doon sa reliever. Kung gusto niya ng gastusin, sabihin sa akin, ako bibili. Tapos sabi niya, sabi niya pa, ay nang lola, ano daw? Sabi ko, yun daw gastusin yung dalawa nung papalit sa akin, siya na daw ang bahala. So, kinuha ni lola yung bag niya. Sabi niya, kuhanin mo yung pera ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, basta itago mo. Sabi ko, saan mo itatago? Kasi baka kuhanin naman ako. Nakakaloka si Lola. Akala ko naman kung gaano karami yung pera niya. Sabi niya, kuhanin mo. Tapos pinakita, magkano ba yan? 350 shekel. Itago ko raw yun. Kasi daw, pagbalik niya, pambayad daw sa pang pedicure. Tapos sabi niya, may 200 na shekel.
200 shekels equivalent to 3,000 pesos. Sabi niya, oh, ito, baon mo to. May pabaon sa akin. Wala, bongga, di ba? Para lang akong anak na papasok sa, ano, sa Quiapo. Ay, ito, baon mo to, ha? Tapos sabi niya, tapos may yung another 200, itago ko daw dun sa aparador ko. Kasi daw, baka nakuhanin ng anak. Gastusin daw namin yung pagbalik ko. Patuwa si Lola. Ano? Si Lola parang baby na siya. Nakakaloka. So that's it for today, mga palangga. Bye-bye and keep safe po. I love you all. Thank you so much. Keep safe, keep safe, keep safe. And God bless sa ating lahat. So let's hope for the best. Samahan lagi ng panalangin natin. Ako pag natutulog, yung pag para may medyo problema, sige lang akong play ng ano. God will make a way when there seems to be no way. He was, will make a way for me. He will be my God. Ganun, para nakakalma ako. Para siyang, kumbaga nandun ako sa umaalon-alon-alon na ganun. Tapos bigla pag nag-worship song ako, naglilisten ako. Hey, kumakalma na ako. Ganun. So, sikreto yon pag tayo ay medyo ano. And thank you daw po sa padala mo sa akin, sabi ni Kawamura. Grabe naman. Kay, sustentado na rin kita, Kawamura. You're welcome! Ang cute, di ba? Ang cute niya, ang cute niya. Ang cute nung ano, pati nung sombrero. Parang nag-partner siya. So, thank you po. Keep safe, everyone. Bye. Bye. Bye on bye. La, ayan. Bye. So, alagaan ang ating puso. Huwag punuin ng galit. Huwag punuin ng inggit. Huwag punuin ng kung ano-anong masasamang isipin sa buhay. Ang puso ay kinakailangang bantayan. Ang puso ay pwedeng magmahal ng marami, pero depende sa mamahalin. Kung ang puso niya ay may iba ng minamahal, huwag mong aagawin. may papuso. Bye-bye! Keep safe po! Huwag na mag-away-away ang BBM vloggers, ha? Mga palangga. Nakakalungkot man niya. Pag yung unity mismo ang nag-away-away na. Huwag nating bigyan. Matutong makontento, ate. Puso, huwag magmahal ng ano, ng pwedeng magmahal sa maramihan, kumbaga ay mahalan na walang pagnanasa. Katulad na lang nung mahalin niyo ako, pero huwag niyong pagnasaan ang katawan ko. Charot. Puso, mamili ka ng mamahalin mo. Huwag naman kung sino-sinong minamahal mo na lang. Alam mo namang may nagmamahal na aagawin mo pa. Bye-bye!